Magandang buhay mga bata. Nagbabalik si Teacher Rose. Sa mga nakaraang aralin, ating napag-aralan ang mga alalahaning mental, emosyonal, at sosyal kung bakit nagkakaroon ng social anxiety, panunukso, bullying, at panlulupig. Ganon din kung paano maiwasan at hindi mararanasan ang panunukso, pambubulas, at ang pang-aabuso. Kaya ngayong araw, ang ating aralin, ang huling aralin natin ngayon sa health ay ang pagtukoy sa mga bagay at taong nakatutulong sa mga problemang pangkalusugan. At sa araling ito ay matutukoy mo ang mga kaukulang kasangkapan at ang mga taong maaaring lapitan upang malabanan ang mga problemang may kinalaman sa kalusugan ng pag-iisip, emosyonal, sosyal, at iba pang usaping pangkalusugan. Tignan ng mabuti ang mga larawan. Kilala ba ninyo ang nasa larawan? Sino-sino ang mga nasa larawan? Magaling! Ang nakikita natin sa mga larawan ay may pulis, magulang, doktor, guro, social worker, guidance counselor, nakakatandang kapatid, o kamag-aral. Sila ang mga dapat lapitan o hingan ng tulong kapag nakararanas ng panunukso, pambubulas, o pang-aabuso. Ang mga magulang ay sila ang gumagabay sa kanilang mga anak sa mga gawaing pampaaralan, pantahanan at maging ang mga kinagigiliwang libangan kasama ang mga kaibigan at kamag-aral. Tulad ng mga guro, principal o maging guidance counselor, sila naman ay may mahalagang papel sa paglilinang at pangangalaga sa kalusugang pansarili sapagkat sa paaralan natututuhan ang ibang kaalaman sa pagpapaunlad ng kaisipan, damdamin at pagkikitungo sa kapwa. Ang mga taong ito ay sila lamang ang maaaring makatulong tuwing ikaw ay nakakaranas ng malaking suliraning kalusugang mental, emosyonal at sosyal. Tandaan! Ang mga dapat lapitan o hingan ng tulong kapag nakararanas ng panunukso, pambubulas o pang-aabuso ay ang magulang, guro, principal, guidance counselor, nakatatandang kapatid o kamag-aral, social worker, security guard ng paaralan, pulis, at iba pa. At mahalaga sa mga bata ang may positibo at mapagkalingang pagsasamahan. Ang mga batang may positibong kalusugang pangkaisipan ay maayos ang pagkilala sa kanilang mga sarili, kayang kontrolin ang kanilang mga nararamdaman, lumutas ng problema, palaging handang matuto at kayang magkaroon ng kasiyasiyang pakikipag-ugnayan sa kapwa.